Magandang araw po sa bawat isa. Sumaatin po ang biyaya, awa at kapayapaang mula kay Yahawa. Kapag nakakita po tayo ng ganitong larawan, ano po ba ang inyong nasa isip? Ito po ay itinuro hindi lamang noong ating mga nakagisnan at maging mga ninuno, mga magulang, na ito raw po ang mukha ng Diablo, ni Satanas. At kung mapapansin po ninyo na siya po ay naandun sa isang parang malaimpernong lugar. Ano po? Actually, ito po yung ating magiging paksa ngayon sa pagkakataong ito. Ano po? Ano ang impyerno? Diyan po, batay sa ating mapapanood ngayon sa hapong ito. Siguro ang nasa isip po ng bawat sa atin, ito'y isang lugar na kung saan napaka... kasi po ang aral ng halos lahat ng iglesia, lahat ng church, lahat ng mga sekta, kapag ikaw ay namatay ng isang masama at hindi nakapagsisi, yan, katulad yan, yung nasa atin pong screen, yan, nagsusugal, nagsusugal, mukhang nang bababae pa ho yan, yan, nagsusugal. Ngayon, naghihingalo na siya, no? Yan, malapit na siyang mamatay. Ayan. Kaya makikita natin na ayan, namatay na. So dadalhin na siya doon sa dako ng impyerno. Ayan. Nakatatakot eh, ano? Ayan. Yan ho yung lugar di umano na kung saan ang tao po ay paroroon kung ikaw ay isang masama. Ayan. Kaya nga ang ating paksa, ano ang impyerno? Para sa kasulatan ba, ito ba yung dako na kung saan ang tao ay dadalhin pagka ikaw ay namatay na isang makasalanan? Yan po ang ating pag-aaralan sa hapon po ito. Ngayon, batay ho doon sa diksyonaryo. Ang sabi ho dyan ay hell, a place regarded in various religion as a spiritual realm of evil and suffering, often traditionally depicted as a place of perpetual fire beneath the earth where the wicked are punished after death. Ayun. So, tama ho yung aking sinabi kanina na yan daw pong impyerno ayon sa mga reliyon ay isang spiritual realm o kaharian of evil, isang masama at suffering. Ayan, sabi doon. So, kung ito po ang ating pagbabatayan, eh lugar nga daw po ito ng ano, na kung saan eh, ang mga masasama ay nagsasuffer. Ano? Ayan. Sabi dyan, the hell of the 21st century, the American Heritage Collegiate Dictionary, the abode of condemned souls and devils, the place of eternal punishment for the wicked after death, presided over by Satan, state of separation from God, a place of evil, misery, discord, or destruction, torment, anguish. Nakatatakot to yung the American Heritage Collegiate Dictionary kung ito po ang ating susundan, ano? Kasi dito binabanggit to yung daw hong mga kaluluwa na masasama, inilagay sila doon sa isang lugar eternal, ah, walang hanggang kaparusahan para doon sa mga masasama pagkatapos na sila'y mamatay.
At ang nagpipreside niyan ay si Satanas. Ito daw po yung estado na kung saan inihiwalay ka sa Diyos. At ito ay lugar na kung saan ang kasamaan. Ayan, lahat. Misery, discord, distraction, torment. So, walang hanggang kaparusahan. No. Yan, batay ho dyan sa dictionary na ating binasa. Dito naman no, sa Deuteronomy 32:22. May binabanggit ito dyan hell o siol. Ayan. Para maliwanag ho tayo. 32:22 ng Deuteronomy. For a fire is kindled in mine anger and shall burn unto the lowest hell. Sa Hebrew ho yan ay siol. No. Ano naman ho yung siol? Ano? Kasi yung sabi dyan, 22, sapagkat may apoy na nag-aalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa siol, at lalamunin ng lupa 10 ng tubo nito at paniningasan ng apoy ang mga kuntungan ng mga bundok. Meron mo kasing nabanggit doon na may apoy eh. So, parang tama ho yung mga mangaral dahil may apoy ho eh. No? Sige ho, i-ano natin, pag-aralan pa ho natin. Sabi dyan kay Hoseas, from the hand of Hades. So kanina nabanggit ho doon ay Sheol, dito naman Hades. At ang meaning ho ng Hades, ang sabi doon, Hades. Yeah. From G1 as a negative particle and G1492 properly unseen. Hindi raw ho nakikita. So kung hindi ito nakikita, paano nangyari ho na may yung pinapalabas nga ho kanina? Eto ha. Ayan. Hindi nakikita ha. Pero dito, nakikita. Dito lang sa ating ginagawang pagdedemo. Dinedemo. Ano ang impyerno? Ayan. Isang lugar na kung saan ha. May mga apoy. Yeah, yan ho ang talagang termino ng mga mangaral. Tungkol dyan sa impyerno. Yeah. Yeah. So balikan natin dito. Kanina Sheol, ito naman Hades, G86. So ang sabi dyan, properly unseen, that is Hades, or the place, state, of departed souls, grave ay libingan. Hell. Ito, sabi dito, grave. Ano ba ang grave? Hindi ba yan ay libingan? So kung libingan mo yan, katulad na nakikita natin sa napakaraming libingan ngayon, yan ba maituturoin na sinasabing hell? Sa Tagalog kasi yan ay impyerno. Oh. Ang Tagalog ho ng hell ay impyerno. Yan, para meron ho tayong guide. Kahit naman ho saan yung tingnan yan, talagang ang Tagalog ho niyan ay ng hell is impyerno. Na. Ewan ko kasi niyan, ang Tagalog doon sa hell ay impyerno. Kahit ito saan yung saan dictionary nyo tingnan ho. Talagang ang Tagalog ng hell ay impyerno. Wala na. Tuloy ho natin. Sabi ho dyan sa Job 11:8, the wisdom and secrets of God is as high as heaven. What can you do? Deeper than hell, Hebrew, sure. What can you know?
So, yung hell, ang Hebreo niyan ay Sheol. Sa madaling sabi, hell, Sheol, Hades. Ayan. Sabi ho dito sa Psalm 55:15, Sheol is a place of death. Psalm 139:8, the dead are in Sheol. At ultimo yung Diyos, si Yahawa, ay nasa Sheol. Ano? Hoseas 13:14, God will destroy Sheol. So, ano ho yung Sheol? Eh, di, kanina nga ho, nabanggit na ho doon eh, grave o libingan. No? Ngayon, ito ho ay isang talata lamang na pinatutunayan ho dito na yung Hades, yung Sheol, grave, death. Sheol, pit, ay iisa lang ho pala ang kahulugan. Batay dito sa talatang ito, ah, Psalm 16:10. Sabi ho dyan, for you shall not abandon my soul in Hades, nor shall you give your sacred one to see corruption. ASB, for thou wilt not lead my soul to Sheol, neither wilt thou suffer thy holy one to see corruption. CEB, I am your chosen one, you won't leave me in the grave or let my body decay. So sa tatlong version ho noong Psalm 16:10, Hades, Sheol, grave. Ayan o. At doon sa kwane, hell, binabanggit na. Because you protect me from the power of death, sa GNB. Death, Hades, Sheol, grave, death. Tagalog. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ayan. Ayan o, ha? Ayan. Balikon natin na. Ano yung impyerno? Ayan. Ngayon, sabi ho rito. Doon sa, ayan. Ano ito? Sa King James din ito. King James. Oh. Hell. For thou will not leave my soul in hell. Ano naman yung hell? Sheol. Sheol. From 87592, Hades, or the world of the dead. Ayun. Ito daw po ay mundo ng mga patay. So, sala. Sala po yung ipinangaral nung ating nahagisnan o nung Katoliko at nitong mga reliyo na nangangaral na merong lugar na impyerno na kung saan pagkamatay ng isang masama, sila ay naando na at naghihirap na. Kasi ang sabi ho dyan, yung hell ay Sheol. Yung Sheol ay Hades or the world of the dead. Ano? Ayan o. Grave, hell, pit. Kaya pagka kayo nakabasa ng salitang pit, hukay ho yan. Hell, impyerno, grave. Isa ho kulugan yan, libingan lang. Na, bakit ho ito naging kwan ho itong impyerno? Alam nyo bang ito ay pinagkaperahan ng napakaraming mga mangangaral? Yang impyerno na yan? Bakit po? Kasi po, kapag ikaw ay na-anib na, nakasama na doon sa kanilang sekta o ng kanilang reliyon, at naituro na sa iyo yung salitang impyerno, nandun na lahat ang parang pananakot. Paanong pananakot? Kinakailangan mabautismuhan ka, and then pag nabautismuhan ka, kinakailangan, kasi tuwi yung may pagtitipon, may abuloyan niya. Ayan na. And then, bukod sa abulo yan, meron pang ikapo. At hindi lamang ho yun, bukod doon sa ikapo, marami pa ho mga hinihingi. Yung mga mangaral, halimbawa, katulad po niyang pangaral, di umano ay magse-set up ng para ho bang satellite. Ayan.
magkakaroon ng TV station, radio station, tapos doon sa newspaper. So yung tri-media na gagamit para daw sa pagpapalaganap. Hindi po totoo yun. Wala hong katotohanan doon. Yung salitang pagpapalaganap, ang Diyos po ang may kakanyahan doon. Walang tao na makapagko-convert sa tao at saka sa Diyos. Wala ho. Kasi ho, ang Diyos lamang ho ang tumatawag eh. Para sabihin mo na yung tao o yung sekta o yung reliyon ang nakapagko-convert, mali ho. Kaya nga ho, dyan, papasok na ngayon ho yung sinasabi ko kanina na marami hong nagkapera. Marami yumaman, naging milyonaryo, naging bilyonaryo. Dahil lang dyan sa impyerno na yan. Na wala naman pala talagang pinatutungkulan na literal na bagay. Kasi, para maintindihan ho natin, kasi once na ikaw ay naandyan na, kasi para ho yan bitag eh. Kaya ikaw ay nabitag, napakahirap na umalis doon sa sekta o reliyon na kinaaniban mo. Mahirap na. Lalo na pagka ikaw ay talagang tight giver o kaya yung talagang nag-iikapo, nag-aabuloy, may na-donate ka na sa church, malaki na yung puhunan mo. Kaya mahirap mo nang para bang kunin yung sarili mo, alisin yung sarili mo dyan sa dakong yan. Ayan, katulad ho niya nasa screen na yan, Mateo 18:7. Sa aba ng sanlibutan dahil sa kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang kadahilanan, datapot sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. 18:8. At kung ang kamay mo o ang paa mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. At iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa mga dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan. 18:9. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Meron diyang nakalagay na impyerno. Kapag ho niliteral nyo, yung sinasabi diyang impyerno, marami na akong tinanong dito, yan ho ba ay literal o spiritual? Sabi nung isa, literal. Eh kung literal ho yung impyerno na yan, dapat nakakita na tayo ng mga putol ang kamay, putol ang paa. Kung literal. Kaso hindi ho literal yan eh. Bakit? Kasi sabi niya, ang mga salitang aking sinasalita sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ibig sabihin, yung salita niya, pawang espiritu, hindi yung literal. Nagkamali ho ang marami dyan. Tinan nyo doon sa 6:63 ng Juan, ang espiritu ang humubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya, yan yung impyerno na literal, yan sinasabi nilang yung mga patay na makasalanan, yung lahat ng mamamatay tao, lahat, wala ho, nasa libingan lang ho yung mga yan. Hindi ho totoo yan. Yung impyernong may apoy o literal. Ayan o. At sa mga susunod nating pag-aaral, ay para maintindihan ho natin nang mas malalim pa, sapagkat itong pag-aaral na ito, napakahaba ho ng pag-aaral na ito. At marami siguro ang magtatanong hinggil dito sa aral na ito. Iiwan ko muna ho pansamantala, at doon sa mga ating nabanggit kanina na mga iba't ibang mga talata, ay para maintindihan lang muna natin, kumbaga ito ho ay panguna lang, marami pa ho mas mga talata na ilalahad po natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng impyerno. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isang nakiisa sa pag-aaral na ito. Sumaatin ang biyaya, awa, kapayapaang galing kay Yahawa. Maraming pong salamat.